Kabanata 3, Ang Panaginip ng Hari, Saknong 30-45. Talasalitaan 1. Talinghaga, Misteryo, Hiwaga. 2. Lumbay, Lungkot. 3. Naidlip, Nakatulog. 4. Nililo, Trinaydor, Pinagtaksilan. 5. Matarok, Maunawaan. 6. Gunam-gunam, Isip. Seven, nalimbag, nakasulat. 8. Nahapis, nagdalamhati. 9. Nangayayat, pumayat. 10. Naratay, nakahiga. 11. Nabagabag, nabalisa. 12. Liyag, mahal. 13. Nakatalos, nakaalam. 14. Tumatahan, nakatira. 15. Monarka, hari. Ang buhay ay isang talinghaga, ika nga. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin pagkagising natin sa umaga. Pinatunayan ito sa pangyayaring naranasan ni Haring Fernando, kung saan ang dating masayang kaharian ay nabalutan ng lungkot at pag-alala para sa butihing hari ng Berbanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon kasi, ay nagising na lamang ang hari na nagdalamhati. Natulog ng mahusay, ngunit nagising ng may lumbay. Isang gabing naidlip ang hari, ay nagkaroon siya ng masamang panaginip. Nakita niya si Don Juan na nililo at pinatay ng dalawang masasamang tao. Matapos na mapaslang ang bunso, ay inihagi sa isang balong hindi matarok. Simula noon, ay nalimbag na sa kanyang gunam-gunam ang kanyang napanaginipan. Siya ay nahapis at nawala ng ganang kumain, kaya nangayayat ang kanyang nangihinang katawan at naratay na lamang sa kanyang higaan na tila naghihintay sa nalalapit na oras ng kanyang buhay. Maraming magagaling na mediko ang nabigong hulaan ang sakit ng hari. Kaya gabi at araw man ay nabagabag ang mag-anak ni Don Fernando, lalong-lalo na ang Reynang Liyag ng Berbanya. Mabuti na lamang sa awa ng Diyos, may isang manggagamot na siyang nakatalos sa dahilan ng pagkasakit ng hari. Sinabi nitong nang dahil sa kanyang masamang panaginip ay nagkasakit ang hari at ang tanging lunas nito ay ang awit ng ibong Adarna na tumatahan sa bundok Tabor. Ang ibon ay tumitigil sa puno ng Piedras Platas at umuwi lamang sa gabi. Sinabi ng manggagamot sa monarka na ipakuha na agad ang ibong Adarna.